Sa kabila ng mga pagsubok na araw-araw niyang kinakaharap, nang dahil sa sakit na dystonia, kahanga-hanga ang katatagan at tibay ng pananampalataya ni Philip. Hindi ka nawawala ng pag-asa? Hindi po. Lagi po akong nalangin na may pag-asa lagi. Walang, di ba, sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. Kaya po, naniwala po ako doon. Wala man siyang kontrol sa kanyang katawan, kontrolado naman daw ni Philip ang takbo ng kanyang buhay. Lalo't may pinagkukunan siya ng lakas at inspirasyon. Ano, yung gipan ko po. Gano'ng katagal na ba kayo ng iyong iniibig? 1 year and 5 months po. 1 year and 5 months? Apo. Anong pangalan niya? Princess po. Paano kayo nagkakilala ni Princess? Inad ko po siya, tapos... Sa Facebook? Apo. Sinabi mo ba sa kanya na ito ang kondisyon ko, may dystonia ako? Tinamingan ko po siya. Anong sabi ni Princess nang una kanyang makita? Nabigla lang siya, parang nagulat lang siya. Tapos tontuwa siya, nakangiti siya sa malayo. Kasi nakita niya ako. Ano yung tumakbo sa isip mo nang malaman mong ito may isang tao na sa kabila ng kondisyon ko ay tanggap na tanggap ako at mahal na mahal pa ako? Ano po, masaya tapos parang nagkakaroon ka ng inspirasyon at kalakasan. Dahil taga-Bataan si Princess at sa kondisyon na rin ni Philip, halos isang taon na raw hindi nagkikita ang magkasintahan. Kaya may matamis akong sorpresa para sa binata. Uy! Hello po! Hello! Nagulat ako sa'yo! Siya po yung kibon ko. Ano nagustuhan mo kay Philip? Kasi iba po siya sa mga naging Pasko po. Parang hindi ko naman po kasi inaakala na may sakit po siya noon. Hindi niya sinasabi? Hindi po. Pero mga one month niya po nung bago niya po sabihin sa akin na ay, magagalit ka ba kung sabihin ko sa yung may sakit ako, may diferensya ako. Sabi ko, ano ba yun? Sabi niya po, dystonia niya, gano'n po. Hindi raw naging sukatan para kay Princess ang kondisyong taglay ni Philip. Dahil higit sa pisikal na katangian, ang pagiging mabait at maunawain daw ang nagustuhan niya sa kasintahan. Sa akin po, parang kahit na may sakit po, kung tatanggapin niyo po na hindi po kayo titingin sa pisikal niya po, matatanggap niyo naman po siya kasi yung ugali niya po. Hindi naman po siya mahirap pakasamahan. Anong mensahe niyo sa isa't isa? Pwede ko bang hingan? Na sana po, maging okay na po siya. Nasabi ko po na nahirapan na po siya. Ganun. Kaya ilan po yung gusto ko, yung gumaling po siya. Gumaling talaga siya. Ikaw, Philip, anong mensahe mo kay Princess? Sana huwag ka magsasawa kasi kahit ganito ako hahanapan ko ng paraan para lang masuportahan yung sarili ko tsaka maalagaan ko yung sarili ko. Papagaling ako, huwag ka magalala. Bukod sa sorpresang pagbisita ni Princess, may isa pa siyang simpleng regalo para kay Philip. Ano to? Bakit red shorts? May kwento ba yung red shorts na yan, Princess? Kasi minsan po pagka sabi niya, wala na daw po siyang short, wala daw po siyang panlakad. Kaya ayan mo yun. Salamat. Makilig.